All right. If there is no objection, then we will have no hybrid on Monday. Hindi napapayagan ng Senado ang virtual attendance ng mga senador sa kanilang sesyon simula sa Lunes, May 29. Mayroon na lamang halos isang linggo ang Senado at Kamara bago mag-adjourn ng third regular session ng 18th Congress sa June 3. Kanina, 13 senador ang dumalo ng pisikal sa session hall, habang 8 ang dumalo virtually. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, masamaan niya na manahin ng susunod na Kongreso ang pag-attend online. Wala na rin daw emergency, kaya mas mainam na pumasok na ang mga senador ng pisikal. So we have to show the people that we are working face-to-face na eh. Bakit yung mga senador hindi face-to-face? Di ba? Baka sabihin nilang ganun. Kung yung anak ko nag-face-to-face na, siguro pwede na rin tayo mag-face-to-face. Mayo ng taong 2020 na magsimulang payagan ng Senado ang teleconferencing para sa plenary sessions at committee hearings dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Matatanda ang nag-viral pa noon si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos sabihing masarap anya ang buhay habang dumadalo virtually. Para sa ilan, tila insensitive ito sa mga naghihirap sa gitna ng pandemya. Sarap ng buhay! Sarap ng buhay! Ganito na tayo palagi, ha? Sa isang panayam noon sa UNTV, dumepensa si De La Rosa at sinabing ang kanya umanong tinutukoy ay ang mabilis na takbo ng kanilang sesyon sa gitna ng hybrid setup. Samantala, ilang panukalang batas ang ipinasana ng Senado sa ikatlong pagbasa. Kabilang na rito ang Senate Bill 2501 na layong amyendahan ang revised penal code para magtakda ng mas matinding parusa sa walang habas na pamamarilo indiscriminate firing. We have heard too many stories of mothers, fathers, and children expressing their sorrows and weeping for their family members who became victims of indiscriminate use of firearms. Sawa na tayo sa mga balitang ganito. Sa Lunes malalaman kung dadaan pa sa Bicameral Conference Committee ang panukala o ia-adapt na ng Kamara ang bersyon ng Senado. Sa ngayon, patuloy ang debate ng mga senador sa ilan pang panukalang batas na nakabimbing sa plenaryo bago sila mag-adjourn sa susunod na linggo. Ang mga hindi maipapasa pagkatapos ng huling sesyon, kailangan na muling ihain sa 19th Congress para muling matalakay at dumaan sa proseso bago maging isang ganap na batas. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.